magkano ba talaga ang ariglo at sino ang nagbibigay ng amount kung magkano ang ariglo or magkano ba ang pwede mong singilin doon sa suspect kung gustong makipag-ariglo. Iyon ang pag-uusapan natin ngayon sa videong ito. So make sure na sana ay maintindihan nyo at matapos nyo para iwas tanong at siyempre para magkaroon kayo tayo ng idea o kayo ng idea kung magkano ba talaga ang singilan pagdating sa ariglo. So i-general na natin, no, lahat na ng kaso, either man civil, criminal case, or public case, private, o ganun. O physical injury man niya, kung ano pa. So, sa ariglo, so ngayon, pag sinabi natin ariglo, sabihin na natin yung kaso ay, imagine natin ay nasa court na, naisampa na. So, may docket number na. So, nasa court na. Ngayon, bilang isang complainant, nahihirapan ka kung magkano ba talaga ang gusto mong singilin or ipagbayad doon sa complainant. Kasi willing naman siyang mag-ariglo. Okay, napakagandang tanong, no? At saan ba nagagaling yung price na yon? At ano ba ang resulta? Ganon. Ngayon po, yung nakakaalam ko lang, ito ay sa personal idea ko lamang, no? At base na rin sa experience, no? Ang ariglo talaga ay nakadepende yan doon sa kumplinan. Walang presyong nakasaad sa batas kung magkano ang ariglo. Okay? Kahit nga, sa totoo lang, no? May mga kaso, may mga tao na kahit 100K, napakaliit na kaso, ay inaariglo na ay ayaw pa. So, ibig sabihin, material nito, nasa tao. Wala sa court, wala sa husgado kung sino ang magpipresyo ng ariglo. Nasa tao po. Tandaan po natin, nasa tao. Priceless ang ariglo. Zero man yan, o piso man yan, kung gusto, o kaya tiway man yan, kung gusto mong mag-ariglo, pwede. Ngayon, kung ayaw mo naman pag-ariglo, pwede. So, rights po yun ang kinukomplain, anang nag-complainant, kung ayaw niya talagang magpa-ariglo. So, in short, general rules, hindi ko na kayo pahihirapan, walang presyo ang ariglo. Bahala ang dalawang panig sa mapagkakasunduan na price kung ano man yung kasong yan na si isinampa. Bahala ang dalawang parte. Sino yung dalawang parting to? Siyempre, yung complainant at kinukomplain. So, bahala sila kung magkano ang presyo nilang pagkakasunduan. Ano ang papel ng court dito sa ariglo? Ang court, ang kailangan nila dyan na dokumento kapag wini-withdraw ng kaso ay yung withdrawal or yung technical terms na affidavit of desistant. Yun lang po ang kailangan nila. At sa ariglo, depende sa kaso. Kung yung kaso nga ay mabigat, public crime, masyadong offensive, maraming malaking epekto, kasama po dito ang pagpayag ng court kung papayag sila na ipapayag sila na ariglo. Kasi kung hindi ang court, kung hindi yung papayag na arigluhin yung kaso, kahit ayaw na ng complainant, kahit wala ng complainant, so, pwede nilang i-proceed. In short, may right ang state na i-proceed yung kaso kung ayaw na ng complainant. Kasi nga, sabihin na natin, natakot, maraming rason, na natakot na o
aalis na kung ano mang rason ng complainant o hindi na interesado sa kaso o naariglo na. So, mayroong rights ang state na i-proceed yung kaso kahit wala ng complainant. O ang key notes dito, kapag mga mabibigat na kaso o capital offense o heinous crime, bago mag-ariglo ang dalawang panig, kunin muna ang approval ng state kung papayag ba sila na withdrawin ang kaso. Kasi kahit magkasundo na ang dalawang panig, kung yung isang panig naman, kasi tatlo na kayo diyan, tatlong panig na, complainant, nagko-complain at state or yung office of prosecutor or court. Kapag hindi yan pumayag, okay, sorry, hindi mawi-withdraw ang kaso. It's clear. Yun po ang ariglo. So, kailangan yung tatlong panig, complainant, suspect, court, ay lahat approve. Isa man dyan ay mawala, hindi mag-approve, hindi ho masisettled yung kaso. Hindi siya mawi-withdraw. Okay? Lalong-lalo na ang pinakikialaman ng state yung mga capital offense. Maraming capital offense. Hindi ko nababanggitin kasi baka ma-demonetize na naman ang ating video. Kayo na ang mag-isip ng capital offense. Capital offense ay normally ang binabasihan niyan yung penalty. Kapag ang penalty ay above correctional, it's considered capital offense. So medyo approve muna bago ma-withdraw ang kaso. Kapag yung tatlong parte ay hindi pumayag ang isa diyan, either man sa tatlong 'yan, ano yung tatlong yung sinasabi ko? Complainant, nireklamo, at state. Or yung lahat yan dapat approve. Isa man dyan ay sumalungat, ay hindi pumayag, hindi mawi-withdraw ang kaso. O ang tips dito, normally ang pinakikialaman ng state ay mga capital offense. Yun lang. Kapag naman ay, pero depende sa capital offense. Kung may discretion kasi sila dyan na pumayag. Kahit naman capital offense, basta kumapayag yung judge na withdrawin, okay yun. Okay? So, at ngayon, ini-invite kitang mag-join sa membership kung gusto mong legal assistant at kunin ang servisyo ko mula alas 8 ng umaga hanggang alas 11. So, nagla-live po tayo. Libre po ang tumawag. Basta, pakiusap. Mag-membership ka lang na mayroong counting charge yan, I think 129 pesos, one-time payment lang yan. So may paralegal services ka na pwede mong tawagan 24/7. So thank you again sa inyong suporta. Maraming salamat. Ako ang inyong lingkod, Polisya ko.